Pero ang sabi ni Rocky, mga kababayan, ay honest mistake daw iyon dahil hindi naman daw talaga niya inaasahang na move pala ang hearing. Yan lang po ang dahilan, mga kababayan, ha? Ipapakulong si Rocky, mga kababayan. Itong inyong makikita, mga kababayan, oh, dito, oh. Usap-usap na ang mga buhaya. All right, welcome back to my channel, mga guys. And today, eto, may bagong balita. Breaking news talaga ito. Harry Roque, na-cited in contempt sa Kongreso. Ano na ba itong mga buhaya sa Kongreso? Grabe naman itong mga ginagawa nila. No, harap-harapan na. Pero sige lang, kasi isipin nyo, the more itong mga taong maninira, manggigipit, at talagang ma-obvious na ng taong bayan, mararamdaman ng taong bayan, ayaw na sa inyo. Oh, dahil very obvious na yung mga pangigipit ninyo. And today, ito nga si Harry Roque na ilang beses nang sumipot dyan sa Kongreso, isang beses lang naka-absent dahil lang sa na-miss schedule yung hearing niya at pinakulong agad. Yun ang hirap ngayon dito. Very obvious. At sasabihin nyo pa na medyo galit kayo dahil sa mga pahayag ni Harry Roque. Medyo nakakainis na itong mga congressman. Tapos nagagalit sila pag sinasabihan sila ng corrupt. Oh, kayo, tatanungin ko kayo, corrupt ba itong mga congressman? Post ko your comment below kung anong sa tingin nyo, kung hindi ba ito sila corrupt. Alright, let's go, panoorin natin itong mga congressman. Pero alam naman natin na, na matagal na nila yung pinagplanuhan. At yung inyo makikita, mga kababayan, oh, dito, oh, usap-usap na ang mga buhaya. Anong ipaparusa natin dito kay Roque? Oh. Yan po ang sitwasyon, mga kababayan, bago nila ipakontempt si Roque, ha? At naglabas pa lang sa loobin ang mga buhaya, mga kababayan, dahil yung ano daw, yung pinakontempt na nila si Lauren Badoy at si Ka-Eric Celis, ay kung ano-ano nang pinagsasabi nito si Roque na mga masasakit na salita laban dito sa Kongreso, nasaktan ang mga buhaya, mga kababayan. Oh, kaya pinakulong nila ito. O, panoorin natin, ha? Resource person, Attorney Harry Roque was cited in contempt. Cited in contempt. For violating Section 11, Paragraph E of our rules. Hearing no objection, the motion is carried. I still remember the last... Motion is carried. Back! Last time that we have discussed the issue of the SMNI, Celis and Badoy was cited in contempt. And Attorney Harry Roque was so vocal about attacking our institution and every members of this house. Galit sila, mga kababayan, dahil binakbak ka ni Roque, eh. Dahil pinakulong din nila si Kay Eric at si Kal Lauren Badoy, di ba? And I wanted to ask Secretary Roque before we render our vote on this issue, because as an institution, Attorney Roque, you malign each and every member of this house. Malign? Wow! By telling that we are all corrupt and we are... Talaga! Itong si Dan Fernandez, mga guys, nagpa-interview minsan to kay Ted Filon. Nakwento doon kung paano yung si Jimmy Guban, yung witness at saka yung affidavit ni Jimmy Guban. Hanggang natanong siya talaga doon na ano ba talaga ang itong testimonya niya. Parang hearsay lang naman, di ba? Sumagot naman ito si Dan Fernandez na oo, parang hearsay. So inadmit mo na hearsay. Tapos bakit yung hinugot pa? Ha? At saka meron pang ibang pahayag na bawal yan. Yung convicted criminal na nakahatulan na ng lifetime, bawal na dalhin sa kahit anong paglilitis. Oo, bakit nyo nahugot yan sa preso? Ayan ang tanong dyan. Oo, tapos pipilitin mo sasabihin ngayon na hindi kayo kurap. Obvious na ang mga ginagawa nyo, di ba? Dan Fernandez. Kung hindi kayo kurap, open your book. Open the book, sabi nga ni PRRD, di ba? Para magkaalaman, prove it. Are conniving with the DPWH. Tapos wa kababayan, kung sabihan kurap, kulong. Di ba? Ganyan kahuda sa mga buhaya. We were discussing about it. And we are very hurtful of nasaktan ng mga kakapalang mukha. That video that we have seen. As much as we wanted to accept your apology, somehow behind our minds and our hearts, there is this something that lingers in our in all of us, that you are being apologetic in this committee, but somehow when you are outside of this committee, words bad words are being thrown against bad all of us. So, ang tinutukoy nila, mga kababayan, sa SMNI. Nanonood pala sila sa SMNI, mga kababayan, eh. Yung mga buhaya, mga kababayan, nasaktan. Attorney Harry Roque, can you somehow tell us why it is so that if you are here, you are being so nice with us, but
if you are outside, eh, it's the other way around. Can we have some... Ala, abogado yan si Rocky eh. Kung mag-aangas yan dyan, eh, hindi ba yan? Siguradong ikukulong nyo. Some comment, Attorney Harry Rocky. Your Honor, aside from the fact that I respect the institution where I came from, that is also proper decorum. So I have always maintained that professional. As a lawyer, I should be in top behavior while in Congress. And that is why there's a substantial difference when you, one is in the exercise of free speech outside and one when one is before an institution like Congress. Well, thank you very much for contemplating, Your Honors, whether or not this committee will cite me in contempt. I will, of course, accept it because I have no choice. But, Your Honor, no I would choice. Like to emphasize that the committee must abide with. And for now, I would like to make a query to the four committee secretaries of the Quad if we, in fact, have a quorum as we take this vote. Because I think as a person who may or may not be detained, I need to ensure at least that the rules are followed, that there be a two-thirds vote of the body, there being a quorum. And I do not know what quorum is involved, given that there is a Quad committee now, and which is actually a first as far as legislative history is concerned. First time in history. That, there are four committees. I'm just doing so, Your Honor, because I leave my faith to you, but that faith, of course, be in conformity with the... But thank you very much, Your Honors. Yeah. So, Chair. Sabi kasi na ako, sinungaling dito si Rocky na sinabi sila mga kurap diyan sa Kongreso. May question, Mr. Secretary, is that are you being truthful with all your accusations against the institution and against all the congressmen when you deliver those... Kung hindi ka kurap, oy, Dan Fernandez, open your book. Pakita mo sa publiko kasi kami na mag-o-audit kung nasaan na yung mga proyektong dumadaan sa iyo. Statements after the contempt that was issued by all of us with Celis and Badon. Your Honor, I represented, I still represent Celis and Badon, and I raised legal grounds against the contempt. I said that there was no due process because in jurisprudence, there must be a show cause order before being cited in contempt, and I also said that the exercise of freedom of expression. Ngayon, siya na mga kababayan ang kinulong, yung abogado nila Badoy at ni Caselis. Should not be deemed to be contemptible, especially under the facts of the Celis-Badoy case, because they were raising an issue of public interest. So I do not know what other matters the good chair is referring to, but I certainly know how the institution works. I respect the institution, but we all know that there are also abuses within the institution, which should not in any way... Abuses within the institution. Abusado talaga itong Kongreso. ...affect the integrity itself of the institution, but certain practices will have to be condemned if, in fact, one sees them happen. Yeah, we understand you're kind of representing the SMNI, and grabe mga buhayan, well, no? Of your freedom of expression. Hulong but of agad course, you have established diba? Also friends among the members of this house, and with that collective accusations against all of us, that really hurt a lot of members of this. Saktan sila mga kababay, sabihan kurap ni Roque. Tapos ipapakulong. And that's the reason maybe we have a long discussion about your predicament because of that friendship that you have established in this Congress. Dating congressman yan si Roque. But of course, we have to follow our rules as what you have said a while ago that there are certain rules that we have to follow. Painful as it may be, but you have a lot of friends in here, but we have to do our job. We hope you understand that. Hoy, in the first place, Fernandez, hindi yan ang job nyo talaga, yung main job ng congressman. Hindi kayo korte. Oh, as if makababaya sila ang korte. Oh, nagdala dyan ng mga preso para mag-imbisiga. As if sila ang korte. Legislative kayo, hindi kayo judicial. Yes, Mr. Chair. I'm always guided by the fact that I'm probably one of the most heavily criticized personality, and I have to take this criticism in stride because of the importance of freedom of expression. And I would hope that all public servants would take to heart the decision of this honorable court, of the honorable court, that public servants not be onion skin. But in any case, balat sibuyas ang mga buhaya. My rights as a person who may or may not be cited in contempt, may I know, Mr. Chairs, if we have a quorum at Termin, if I should be cited in contempt. And this is a first because this is a first meeting involving four committees. So I do not know how the quorum will be determined. Thank you, Mr. Chair. Maybe, Mr. Chairman, after this, we will be establishing if we have a quorum or none. So, Chair. But for the meantime, thank you, Mr. And after the contempt, the proper motion is to follow Section 12, which speaks of the penalty. Is there any motion? Congressman Salo. Thank you very much, Mr. Chair.
Mr. Chair, and to this honorable committee, in consideration of the fact that the resource person, former Secretary Harry Roque, is my former law professor. Teacher niya si Roque, mga kababayan ha. Tapos Ninong, siya ang nag-cite in contempt. Fellow Kabayan Party List representative and a former member of this House of Representatives. And in consideration also of his claim for honest mistake and, of course, the apologies that he has given to this committee. And finally, in consideration personal relations, as he has mentioned a while ago that he was my ninong, respectfully move, Mr. Chair, that the penalty be given be shortened to the barest minimum, which is just one day or 24 hours. Kulong. Kahit na mga kababayan, isang araw pa rin. At saka magiging record din yan kay Roque, di ba? Na nakulong siya. First time in his life, mga kababayan, makukulong si Roque. There is a motion, duly seconded, to impose a penalty of 24 hours to the... Ito na ang gobyernong bangag, mga kababayan. Our resource person, Attorney Harry Roque. Hearing no objection, the motion is carried. We'd like to move for reconsideration. It is not the severity of penalty, but the deprivation of liberty that I am appealing from. I believe that... Human rights lawyer po, mga kababayan, ha? Ito na ang example ng mga kababayan. Violation of human rights. The right to liberty is amongst the most important of basic human rights. And there being no showing that there was an actual lying, but an honest mistake, and there was no actual disrespect as evidenced by the fact that I have appeared 3 times out of the 4 invitations, I believe that any form of punishment by way of deprivation of liberty is unwarranted. Thank you. Thank you, Chairman. Attorney Harry Roque. Let it be of record that Attorney Harry Roque is asking for a reconsideration on the contempt. Mabuti naman, mga kababayan, at matalino at si Roque eh. Hindi nang tinanggap agad. Reconsideration, motion for reconsideration. Orders that the committee has issued. Under our rules, there must be, again, another vote on this. And since there's no motion to vote, we will have to wait for the time that when we resume in our next hearing. Next time pa ikukulong, mga kababayan, dahil wala na. Yung ibang kasamahan nila umalis na dahil hapunan na. Mga buhaya, gutom na rin. At yun nga mga guys, no, sa next hearing pa nila may execute yung mga pag-contempt nila. Kasi siyempre matalino ito na si Harry Roque. Talagang umapil ha. At question yung quorum. Eh hindi na sila makapag-vote. next hearing pa. Estudyante ni Harry Roque, yun ang nag-cite ng contempt. Siya ang nag-ano ngayon na 24 hours lang. Anong ibig sabihin? Naawa ka pa? Gago. Mga ugag ka talaga kayo dyan. Na nagpagamit talaga kayo, no. Sasabihin nyo sa amin kayo, hindi kayo korap. Tatanungin naman kayo kung mga congressman kayo. Kung hindi kayo korap, buksan nyo yung mga proyekto nyo. Kasi ang basic knowledge ng mga tao, yung project ng congressman, mayroong contractor yan, may bidding, sinong mananalo, yun ang bibigyan ng proyekto. Pagkatapos, yung outside naman ng mga galawan, siyempre, yung mga porsyento ng mga congressman. Ngayon, patunayan nyo ngayon yan kung hindi yan totoo. Patunayan nyo na hindi kayo korap. Buksan nyo yung mga libro nyo, katulad ng challenge ni Tatay Digong sa inyo, na buksan nyo. Ay, pagkatapos ng challenge, naalala ko, itong si Tambalos dos Romualdez, nagpa-grandstanding pa sa kongreso. Talagang dinideclare nila, hindi kami magpapape kahit kanino. Matibay ang Congress na itong institusyon na to. Grabe pang balak ni Tambalas Luz doon. Ang gusto lang niya na sumagot kay Tatay Digong. Kung gusto mo sagotin si Tatay Digong, buksan yung libro niyo yan sa Kongreso. Tingnan natin isa-isa yung mga proyekto niyo. Dan Fernandez, sabi, kung magalit kayo, sabihan kayo ng kurap. Sige, hindi kayo kurap kung bubuksan ninyo. Di ba? Simple as that mga guys. Huwag tayong magpapalaro dito sa mga ganitong galawan ng mga politiko. Alam na namin, na hindi we're not born yesterday, Dan Fernandez. Kaya, huwag tayong magpaloko dito. Lokohan lang ng mga galawan nila. Meron pang isang hearing nila na ipaimbitahan nila si Tatay Digong, murder case. Mga inayupak, inugot pa yung dalawang preso. Dahil lang narinig lang daw ang boses ni Tatay Digong, at yun na, murder case na ngayon ang investigation nyo laban kay Tatay Digong. At yun na ang pattern, kung hindi sisipot si Tatay Digong, syempre, mag-impose na naman ngayon ng contempt, papakulong nyo ngayon, papalabas na naman kayo ng warrant of arrest.
Dahil yan lang ang tingin yung paraan na makukuha nyo si Tatay Digong. Tingnan lang natin kung anong response ng taong bayan dyan. Kung hindi kayo titigil talaga, ay, nasa sa inyo na yan. Sabi nga nila, what happened and will happen to your life is really entirely up to you. Congress, kung patuloy kayong ganyan, na talagang patuloy ang mga taong maghihinala sa pagiging kurapin nyo. Patunayan nyo. Di ba mga guys? Post your comment. Post your comment sa mga sinasabi ng congressman na ito na hindi daw sila corrupt. Ano kayo? Patawa kayo? Alright mga guys, hanggang dito lang tayo. Don't forget to subscribe.